Zion, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes, 24 na linggo sa karaniwang panahon, at kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo't higit ang natatanging panalangin para sa mga naghahanda para sa mga board exams. Gayun din ipanalangin natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin,
pamanhin, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga makapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa katakdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na marangal, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang lalaki sa lahat ng dako'y mananalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumalangin sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang nagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kaniyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kaniyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo, poon, sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila't nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudiyo upang ipakiusap kay Jesus, napuntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus.
Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo ay gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga matataas na pinuno at may nasasakupan din akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig." Pagbabalik sa bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at ng telebisyon dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Sa bahagi po ng banal na misa, may bahagi tayong sumasagot bago magkomunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Dito po kinuha ang bahaging iyon ng tugon sa misa, sa pananalig ng kawal para sa kanyang alipin na may sakit. Yung kahit hindi niya puntahan o kahit hindi puntahan ni Jesus, nananalig itong kapitan na mapagagaling niya ang kanyang alipin. Ganong kalaki ang kanyang pananampalataya. Kayo po, gaano kalaki ang inyong pananampalataya? Gaano kalaki ang inyong pananalig sa Diyos? Gaano kalaki ang inyong pagtitiwala sa Diyos? Marami sa atin, kapag may hinihingi, nakapagdasal ng isa, hindi ibinigay, nagtatampo na sa Diyos. Umaalis na sa pananampalataya, lumilipat na ng ibang relihiyon. Nakakaawa ang ating mga kapatid na ganoon ang pamantayan sa buhay. Mga minamahal, ang paghingi ng biyaya sa Diyos ay isang proseso. Oo, nakakatuwa na may ibang kapag ka nanalangin ay agad may tugon. Oo, agad ang tugon ng Diyos. May iba naman na dasal ng dasal. Abay, inyo pong alamin, baka ang tugon ng Diyos sa inyo ay hindi. O maraming pagkakataon na ang tugon sa atin ng Diyos, hindi muna ngayon. Maghintay ka muna. Bakit? Gusto pa niyang palalimin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Gusto niyang palalimin ang ating pananalig sa Kanya. Huwag po ninyong gawing pamantayan sa buhay na kapag ka may hinihingi, dapat agad meron. Kapag ka may gustong makamtan, agad nang naririyan. Proseso po at dahan-dahan ang paghuhubog ng Diyos para sa atin. Tuloy ang tanong, gaano kalaki ang iyong pananampalataya? Ano ang katumbas na tanong na yan? Bakit ka naririto ngayon? Ikaw ba'y naririto dahil ikaw ay may kahilingan? Abay, naniniwala ka bang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos iyan? Ikaw ba'y naririto dahil gusto mong magpasalamat? Ikaw ba'y narito dahil meron kang hinihinging nais mong makamtan? Gaano kalaki ang iyong pagtitiwala sa Diyos? Sabi po ng Aral Batanggenyo number 444,
Ang pagsampalataya sa Diyos ay nangangahulugan na ipinapangako niya ang kanyang sarili sa kanyang sinasampalatayanan. Ibinibigay mo ang iyong buong sarili at ipinagkakatiwala sa Diyos. Ganoon po ang pagsampalataya. Ang pagsampalataya, mga minamahal, ay mayroong napakalaking at napakahalagang sangkap. Kapag wala ito, mahirap ang pagsampalataya. Yun po'y litaw na litaw sa kapitan sa mabuting balita. Alam niyang siya ay mayroong kapangyarihan. Alam niyang siya'y sinusunod ng mga tao, pero ibinaba niya ang sarili sa harap ng Diyos. Ang sabi niya kay Jesus, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo. Sabihin niyo na po lamang. Sangkap ng pagsampalataya ang kababaang loob. Mahirap pong sumampalataya na hindi mababa ang iyong loob. Mahirap sumampalataya ang mayayabang. Mahirap sumampalataya ang may kakanyahan na alam niyang ang kanyang sarili lamang ang kanyang pinaniniwalaan. Yun po ang ating pananampalataya. Kailangan mong ibaba ang iyong sarili. Kailangan mong makitang ikaw ay wala sa harap ng Diyos. Kailangan mong maranasang kailangan mo ng tulong ng Diyos. At sa palagay ko'y kaya tayo naririto ay dahil doon. Gusto nating ipakita sa Diyos ang ating pagsampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng ating kababaang loob ng pagdulog sa Kanya sa banal na misang ito sa anumang ating hinihiling. Kaya nga po sa banal na misang ito, hilingin natin kay Jesus na tatanggapin natin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng kababaang loob, yung kakayanang maibaba ang sarili sa harap mo, maibaba ang sarili sa harap ng mga taong kayang tumulong sa akin, sapagkat ang tunay pong pananampalataya ay magkakaroon lamang ng katuparan kung ako'y magkakaroon ng isang mababang loob, isang loob na handang sumunod at handang magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitahaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, tinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Higit pa kayang pag-ibig na lang, ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo ay kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniatas ko. Hinirang ko, hiya ko ang hinirang nyo. Loob kong umayo kayo at magbunga ng bayo. Ito ang siyang utos ko, nabiling ko sa inyo. Magmahalan kayo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kayo'y dinalipin, kundi kaibigan ko, lahat nagmula sa Ama. Lahat ko na sa inyo, kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang nyo. Loob kong umayo kayo at mabunga ng ibayo. Ito ang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arc entrance, itong malaking entrance dito sa likod. Tayo po ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ito po ay tulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Atin din pong ipinapaalalang ang panawagan ng Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Pakitapon po ninyo sa mga basurahan sa paligid ang ating mga basura at huwag po kayong mag-iiwan ng anumang kalat dito sa loob ng simbahan. Ipinapaalala din sa atin na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito po ay sa pagbibigay galang sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Kasalukuyan po nating isinasagawa ang Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ang nobena po ay sa 4:30 ng hapon. Sinusundan ito ng banal na Misa ng 5:00 ng hapon. Mangyaring kayo po'y magabayan ang mga schedule na nakapost sa ating Facebook page at nakapost din sa mga tarpaulin na nasa paligid ng pambansang Dambana. Sa ganitong diwa, kami patuloy na kumakatok sa inyong mabubuting puso at humihiling ng inyong tulong pinansyal para po sa mga pari at mga tagapaglingkod sa ating ipinapakain tuwing hapon sa kanila sa ating araw-araw na pagnonobena. Kung nais ninyong magbigay ng inyong tulong, makipag-ugnayan po kayo sa pamisahan o sa ating opisina. At sa darating pong Sabado, 23 ng Setyembre, ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras po ng ating misa na nakapost din naman sa Facebook page, 6:00 ng umaga, healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis at pagpaparangal sa mga relikya. 9:00 ng umaga, ang misa konselebrada. 12:00 ng tanghali at 2:00 ng hapon ay may mga misa din. At sa 4:00 ng hapon, sa 5:00 ng hapon, meron po tayong isa pang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan na makiisa sa ating mga pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang 10:00 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan.
kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong magpayapa at sa Panginoon laging magtiwala. Salamat sa Diyos. Humayo at ipayo Kanyang pagkalingatawa, isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.